Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa akin pong mga subscribers, viewers, teachers po at mga estudyante na sumusubaybay sa akin pong video. Meron po akong video ngayon tungkol po sa dalawang rare stamp ng Pilipinas po noong panahon ng 1944. Ito ang tinutukoy ko po ay ang 4 cents na Philippine Island. May nakasulat po dyan, tapos sa ilalim po United States of America. Nakalarawan po dyan ang Post Office of Manila of the Philippines. Nandyan po, ayan po. Noong pong panahon na 1944, lumapag po, dumaong ang mga Amerikano sa isla ng Leyte. At yung pong mga selyo na katulad po nitong mga selyong ito, ito pong dalawang selyong ito, yan. Yan po, ito po, at saka ito po, ay nag-hand stamp sila ng salitang victory. Victory po, victory. Sa dalawang stamps na ito. Sa katagalan po ng panahon, ito pong stamp na ito, tatlong block lang po ang kanilang na-recover. Tatlong blocks lang po. Noong 1950s po, ang presyo po niyan, yung stamp na yan, ito po, yung pong apat na yan, ay nagkakahalaga po ng $3,000. Yan po yung mga panahon ng 1950s. Yan po. Lalo po ngayon, sa panahon ngayon, ang halaga po nito ay mas malaki na ngayong 1920, ngayon 2020 na po ngayon. Malaki na po ang halaga. Ang isa po ay itong kay Gat Jose Rizal. Yan po. May nakalimbag po dyan na 2 cents. Yan po. 2 cents. May nakalagay po dyan. 2 cents. At may naka-hand stamp din po dyan na victory. O yun po. Victory. Makikita nyo po dyan. Naka-hand stamp po yan. Sa ibabaw po ng word na Commonwealth. Ayan. Palakihin pa po natin ng konti. Ayan po. At nang makita po ninyong maigi. Ayan. Ayan po. May nakatatak din po dyan na United States of America. Ayan po. Philippine Island. Ayan po. Si Jose Rizal po yan. 2 cents. Ayan po. 2 cents. Yung kabila po, ayun po, ay 4 cents. Ayan po, 4 cents. Ayan, ayan po, 4 cents. Nakita po ninyo. Ayan. Kung tawagin po ito ay block of 4. Ito single stamp lang po ito. Pero wala po ako niyan. Ang meron po ako niyan na kamukha lang niyan. Ito po. Kamukha lang po niyan. Pero ang wala po itong hand stamp. Yan po. Oh. Wala po yung hand stamp na victory. Hindi katulad po nito. Ayun, may victory po. Yan po ang kaibahan. Oh. Ito po may victory. Ayun, oh, victory. Airmail. Samantalang ito po ay nakatatak lang po dyan, air mail. Wala po yung victory. Pero parehas po yan na stamp.
Yan. Yan po. Ito pong isa ay ganun din po, oh, yung kayo si Rizal. Meron po yan tatak na Victory Commonwealth. Po yan, oh. Ito po, walang tatak na Commonwealth. Victory. Kung mapapansin po ninyo. Ang Victory po na hand stamp, ang sinasabi ko po, wala po siyang hand stamp. Ang hand stamp po ay ito po, ayun, oh. Victory. Pero may nakasulat po siya doon, Commonwealth. May Victory man po ito nakatatak, pero kasama na puro sa pagkakatatak ng ano po yan, sa post office po siguro yan. Ito, katulad po nito, may tatak po yan naman, Commonwealth lang. Yan po. Ito pa po isa. May nakatatak din po ito na Commonwealth. Ayun. Pero malaki naman po ang letra niya. Commonwealth. Parehas pong stamp yan. Ang pagkakaiba po niya ay yung pong word na Victory na yon. Hand stamp po ang tawag yan. Yan po. Kaya kung meron po kayo niyan, o yung mga naitatabi po ng mga tatay nyo, lolo nyo, baka sakaling meron po, eh malaki na po halaga niyan ngayon. Yan po. Hindi po ito, hindi ito po. Yung may tatak po na Victory. Ayan po. Mahal na po ang presyo ngayon yan. Dahil nung araw po, ito po ay pumatak ng $3,000. Mga year 50s. Samantalang ito pong isa ay pumatak po ng $700. Yan po. At ang kamukha po niyang stamp niyan ay ito po. Yan. Saka po ito. Yan. Yan. Saka po ito. Yan. Makikita po ninyo. Yan po ang kamukha niyan. Kaya lang wala pong tatak nga na hand stamp. Hindi katulad po nito, may nakatatak na Victory. Yan. Para ma-distinguish niyo po yung real. Ito po, hindi mo po rare ito. Hindi masyadong rare. Hindi po tulad nitong dalawang po. Eh, rare na po yan. Yan. At ito po. Kaya kung may naitatabi po yung mga lolo ninyo na ganyang stamp, eh pwede na pong ibenta yan sa sa auction, lalo na po sa Amerika, napakamahal po niya. Ibang bansa po, sa US. Yan po. Hanggang dito na lang po. At sana'y matuto po tayo sa pagkukolekta ng mga bagay na magiging importante sa ibang araw at magkakaroon po ng halaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, subscribe and share, and press the bell and like. Thank you po sa inyong lahat. Hi, this is Carlos Boy Domingo. Welcome to my YouTube channel. All my videos are educational. And subscribe and share. Thank you. Welcome to my Lola's channel. Don't forget to subscribe, like, and share, and turn on the notification for shoutouts. And don't forget to wear face mask, your face shield, and stay at home for your health.
Thank you for watching my Lola's video. Hope you subscribe to his channel, Carlos Boy Domingo. Hope you like the video. Bye!